Diyos marahay na aga sa mga Bicolano at sa lahat ng nanonood ng Panahon TV. Kasabay ng pagpapakita ng buwan sa kalangitan mamaya ay ang inaabangan na peak ng Orionides meteor shower. Kaya naman mag-imbita na ng kaibigan at sabay-sabay pagmasdan ito. Pero di magpapahuli ang buwan sa pagpapakita nito ng ganda sa ganap yan na 3:27 ng hapon at ang moonset o yung paglubog nito along the horizon sa ganap yan na 2:44 ng umaga. Waxing gibbous ang tawag sa face kung saan higit sa kalahati ng buwan ang maliwanag. Ang salitang waxing ay nangangahulugan din ng increasing. Sa mga susunod na gabi kasi, lalo pang madadagdagan ang liwanag ng buwan. Ang ganitong phase ay hudyat ng papalapit na full moon. Heads up, meteor lovers! Magaganap mamayang gabi ang pinakaaabangan na peak ng Orionides meteor shower. Nagaganap ang meteor shower na ito dahil sa dust particles na iiwan ng Halley's Comet kapag ito ay dinadaanan ng ating mundo. Ito ang pinakasikat na meteor shower dahil sa dami ng mga shooting stars na makikita mo nang hindi kinakailangan ng anumang uri ng telescope. Inaasahang 50 to 20 meters per hour ang makikita sa mga lugar na hindi gaanong maliwanag ang kalangitan. Kaya naman magpadala na ng inyong mga larawan sa aming programa para mabigyan ng pagkakataon matampok ang inyong mga obra. Alam nyo ba na ang lahat ng planeta maliban na lang sa Earth ay sinunod sa pangalan ng Greek at Roman gods tulad na lang ni Venus na ang pinakamaliwanag na planeta sa kalangitan ay ipinangalan pala sa Roman goddess of love and beauty. Pero kung sa usaping bagyo, papaano at saan kaya nila nakukuha ang kanilang pangalan? Alamin sa ulat ni Yunis Suntayas. Bagyong pumapasok sa bansa, pinapangalanan ng pag-asa para mas madaling matandaan ng publiko. Pero minsan bang naitanong mo kung paano pinapangalanan ang mga bagyo natin? Pinapangalanan ng bagyo para mabilang yung bagyong pumapasok dito sa Pilipinas. Pinapangalan po yung bagyo sa first letter in the first storm in a year? I think may listahan yung pag-asa for choosing the name. Yun. Oh, alphabetical siya. So after maname yung isa, the next na storm or typhoon ba, yun. According sa list nila. Noona, mga oldish na mga pangalan, mga Auring, mga ing yung dulo. Pero ngayon, seems like medyo naubusan na sila. So medyo modernized na yung pangalan ngayon. And maybe medyo adaptation na rin yon sa taste ng Pilipino ngayon na gusto nila ng mas open pangalan. Sa pagkakaalam ko, alphabetical siya, tapos mga first names mga Pilipino yung mga ginagamit. Tapos may pre-made na silang listahan ng mga pangalan, tapos nakaset na yun for every 4 years. Tapos inuulit na lang nila unless nagkaroon ng parang significant yung bagyo, like milenyo, tapos tatanggalin na lang yung pangalan sa nung bagyong yun sa list. Well, dito sa ating bansa, nagsimula ang pagpapangalan ng bagyo nung early 1990s, no? So nagkaroon ng contest ang pag-asa, inanyayahan natin yung ating mga kababayan nga na magsubmit ng mga pangalan na nagsisimula from the letters A hanggang Z. At gagamitin po natin ito sa isang buong taon. So ngayong 2018, no, yung mga set ng pangalan ng bagyo na ginamit natin ay pwede nating gamitin uli sa taong 2022. Maliban na lamang kung nagdulot ang isang particular ng bagyo ng matinding pinsala na umabot na hanggang 1 bilyong halaga at mga bilang na nasawi ay umabot na hanggang 300. Halimbawa po nito ang bagyong si Yolanda na nanalasa sa ating bansa noong taong 2013. Right after the Yolanda event ay immediately pinalitan po natin ng pangalang Yasmin ang bagyong nagsisimula sa letter Y. Maraming buhay ang nasawi, pinalitan na po natin ito at hindi na po natin maririnig na or maririnig pa na gagamitin natin yung pangalang Yolanda sa mga susunod na bagyo. Bukod sa pangalan ng bagyo at ang lugar na tutumbukin ito, dapat ding alamin ang 5 klasipikasyon nito. Tropical depression ang tawag kung ang lakas ng hangin ng bagyo ay umaabot sa hanggang 61 kilometers per hour.
kung 62 hanggang 88 kilometers per hour ang lakas ng hangin nito, isa na itong tropical storm. Kung nasa dagat pa ito, pwede pa itong lumakas at maging severe tropical storm. Tataglay ang lakas ng hangin mula 89 hanggang 117 kilometers per hour. Sumunod na dito ang malakas na bagyo sa kategoryang typhoon. Taglay nito ang lakas ng hangin aabot ng 118 hanggang sa 220 kilometers per hour. Ang pinakamalakas sa lahat ng kategorya ng bagyo ay tinatawag na super typhoon. Taglay ang lakas ng hangin umaabot sa 220 kilometers per hour o higit pa. Tandaan, anumang kategorya ng bagyo, posible pa rin maranasan ang matinding pinsala nito. Kaya naman, mahalaga ang kahandaan kung may paparating na bagyo. Para sa Panahon TV, ako si Eunice Suntayas.